Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa naman natin ng tips and tricks ang Vivo V29 5G. At ang una kong ituturo sa inyo guys ang Launch Google Assistant. I-press mo lang na mga 3 seconds yung power button ni V29, then lalabas dyan yung Launch Google Assistant. Pwede na kayo mag-search via Google nang hindi nagtatype ng word. I-mic nyo lang kung anong gusto nyo sabihin, then lalabas na dun yung gusto nyong makita. Ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung visual enhancement. Ang gagawin nyo lang guys is pumunta kayo sa settings, then pumunta kayo dun sa display and brightness. Click nyo lang yan guys. Then hanapin nyo dyan yung visual enhancement. Click nyo lang yan. Then i-activate nyo lang yan kung naka-off. Then ma-enhance na ang panonood nyo ng video, YouTube, saka Netflix. Once nanonood kayo ng mga video guys, ma-enhance yung color niya. Mas maganda siyang manood. Ang next naman guys na ituturo ko sa inyo is yung screen refresh rate. So ang gagawin nyo lang guys is pumunta kayo sa settings, then hanapin nyo yung display and brightness, click nyo lang yan, then makikita nyo na dun yung screen refresh rate. Yan, click nyo lang yan. Then lalabas dyan guys kung anong gusto nyo, smart switch, 60Hz or 120Hz, depende sa inyo guys kung anong gusto nyo. Mas mataas na hertz is mas mataas mag-consume ng battery. Ang next naman guys na ituturo ko sa inyo is yung small window. Karamihan ng Vivo meron na nito guys. Once may open kayong application, click yan. Nakikita nyo ba yung arrow sa taas? Click nyo lang yan. Kasi dyan nyo makikita kung ano mga application ang gumagana ang small window. Yan, for example, sa Instagram gumagana siya. Sa Messenger gumagana rin siya. Pero sa ibang application, hindi ko pa natatry guys. Yan, tinry ko yung Instagram. So, pwede ako mag-Instagram kahit nagda-download. Pwede ako mag-open ng application na iba. Sabay sila guys. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung split screen ni Vivo V29. So, ganun pa rin guys, 3 fingers slide up. So, pwede na kayo magsabay ng application. Yan. Kung nakikita nyo yung screen, pwede na kayo mag-download habang nag-YouTube, Facebook, or Messenger. Ang next naman guys is yung system navigation. Yan yung nasa baba. Kung nakikita nyo yung mga pwedeng pindutin sa baba, kung gusto nyo mabago yan, punta lang kayo sa settings. Then slide nyo lang pababa. Then hanapin nyo yung system. Ito. Yan. Yung system. System navigation language dyan. Click nyo lang yan. Then click nyo yung system navigation. Marami naman dyan guys choices kung sanay ka sa kaliwa or kanan, left-handed ka ba or right-handed. Kung gusto nyo naman yung gesture navigation, click nyo lang yan. Kung mapapansin nyo guys na wala yung mga pindutan sa baba. So pag naka-gesture navigation ka naman guys, kapag mag-exit ka is dun lang sa tabi. Slide nyo lang yung tabi, then mag-out na yung application ninyo guys. Ganun lang kadali. Ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is kung paano i-reboot o power off or i-lock si Vivo V29. Click nyo lang yung power button, then volume up ng sabay. Lalabas na dyan yung lock now, power off, then restart. Hindi siya katulad ng mga dating Vivo na yung power button lang ang i-click nyo. So ganun lang kadali guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.